Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update, mga kaaldab, pagdating po sa social media, mga kaaldab. Ito yung nakakatuwa, nakakainis, nakakatawa. Although sabihin na natin, napakaraming masasarap na ibinabato po sa Aldab Nation, pero marami rin pong hindi kaaya-aya. Well, huli na po natin yung masarap. Dito po muna tayo sa Sigalot. Maraming pong bumabatikos na naman kay Main Paul Quezon. Bakit nga po raw niya tinanggap ang endorsement ng bingo, na kung saan, mga ka-Aldab, talagang mapapaisip po kayo. Ito nga po ba yung handler niya o yung manager niya talagang desperado na para lang makakuha talagang kailangan pang tanggapin itong endorsement na to, na alam naman po natin na sugal po ito. Sa madaling salita, tataya ka. Di po ba? Kaya nga po bingo . Di po ba? Na kung saan may grand prize na 200,000 pesos. Di po ba? Doon pa lang may inganyo ka ng sumali. Doon pa lang may inganyo ka na. Okay sana to, mga ka-Aldab, kung walang bayad, kung pre-registrate, magre-registration ka lang, mag-aabang ka lang, manonood ka lang. Maganda po, di po ba? O sakasakali bibili ka ng mga item na may mga coupon, tapos ihuhulog mo, o titignan mo yung mga serial number kung tatama. Yun po yung pinopoint ng iba. Di po ba? Na sinasabing bakit nga po raw tinanggap ito ni Mengay. Marami ngayong nagre-react, marami nagko-komento. Pero sabi ko nga po sa inyo, gusto ko lang po maging updated kayo. Sa bagay na yan, wala naman po tayong pakialam. Mas nakakainis nga po dahil kasama niya sina Ogie Diaz at mga ABS-CBN. Pabor ito sa mga main fanatics, pero may humahad lang. May mga taong ayaw po niyan. Siyempre kahit ako . Di po ba? Halimbawa, Armin ka, galit ka sa mga sugal-sugal, ayaw mo ng mga sugal, di po ba? Tapos makikita mo isang phenomenal box office queen endorsement ng isang bingo. Real talk, mga kaaldab, na alam naman po natin na maraming nalulong sa bingo ng mga panahon, na kung saan pupunta ka ng mall, may mga binguhan dyan. Ito'y base po kaya ko ito nalalaman, mga kaaldab, base rin po sa mga komento sa social media, base rin po sa mga nagko-comment dyan, dahil hindi ko naman po ito naranasan at never ko po talagang naranasan. Kaya lang po yung mga nababasa ko, yun po yung mga sinasabi nila. Ganyan po tayo kumuha ng update. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, marami pong netizen ang tinitignan natin yung comment. Kaya nga po yung iba nababasa ko lahat ng comment, yung iba hindi, kaya pasensya na po kayo. Dahil alam ko naman pagdating dito sa channel ko, hindi ako makapagbabasa ng mga comment, dahil kumbaga parang ayoko rin po kasi mag-reply. Gusto, pag nagbasa po kasi ako, gusto ko nagre-reply ako . Kaya lang dito po hindi pwede dahil magiging bias po ako. Di po ba? Real talk yan, mga ka-Aldab. Pero uulitin ko, baka sabihin nyo gawa-gawa na naman ang Aldab Nation to dahil nagkaroon ng, wala po kaming pakialam dyan. Sabi ko nga po sa inyo, mas kaaya-aya pa rin po yung mga endorsement ng dati ng Richard at ni Mengay. Real talk yan, mga ka-Aldab. At eto na naman po, mga ka-Aldab, putok na naman ang sinasabing 2023 na kasalan. Nakakadismaya na naman to, mga ka-Aldab. Porket po ba na nag video greet si Ibyang kay Icy, ko kay Icy Siguera o Icy Siguera, mga ka-Aldab. Ganyan na po yung sasabihin nila. Ito yung sinasabi natin na desperado na namang galawan. Yung tipong sila po yung gagawa ng issue para lang may mapag-usapan. Yung tipong, kailangan natin tong isabay, kailangan natin tong palakihin. Sa video greet ba, may binanggit bang pangalan Mengay? May binanggit bang pangalan na kakasal na yung dalawa sa 2023? Grabe, di po ba? Advance sila mag-isip masyado. Bakit po ganyan? Bakit lagi po nilang pinangungunahan? Takot po ba sila? Ulitin ko, gaya nga po ito ng sinabing
naglabas lang ng mga picture si Nanay Dab, si Congressman Spotted sa bahay nila Mengay, agad-agad naman hika na. I-edited lang po yung picture na pinakita. Ang dami agad nag-react. Real talk to, mga ka-Aldab. Yung inuunahan po nila. Pero syempre, mga ka-Aldab, ako natatawa na lang po ako ron eh. Pero okay lang yan, mga ka-Aldab. Wala naman pong taong agad-agad na naniniwala sa kanila eh. Sinasabi nga po, matagal na yung kasal na yan. Ang 2020 ko pa yung napapakinggan, 2019, 2022 na. Pero yung pa rin yung sinasabi, wala naman bago. Kumbaga, halata naman po na gawa-gawa lang po, di po ba? Bakit pa sila matatakot? Gayong hawak na nila yung alas. Kumbaga, may wedding proposal na. Sabi nga ni Mirna Baluyo, totoo daw yun. Di po ba? Pero ako, mga ka-Aldab, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion, di po ba, sa bagay na yan. At ito po yung magandang balita. Well, marami pong nakakapansin na totoo nga po talaga na lumaki ang balakang ni Mengay. Kapansin-pansin ito paunti-unti. Kasi kung titignan nyo yung hubog ng katawan ni Main Polkerson at yung hubog ng katawan ngayon ni Poling, wala na puro pinagkaiba. Real talk, mga ka-Aldab po. So, alam nyo na. Ha? Ito, mga netizen na po mga netizen na nga po'y nakakapagsabi, nakakapag-imbestiga at itong mga taong legit Dabber Cards. Ito ha, mga ka-Aldab, base lang po sa mga nakikita ko, base lang po sa mga kumakalat ngayon. Di po ba? Kasi biglang lumaki po talaga yung balakang ni Mengay. Kakaiba nga po eh, nakapagtataka. Di po ba? Ito yung sinasabi natin, mga ka-Aldab, na mahirap pong magkomento, mahirap mag-react, di po ba? Pero yung mga mamis, mga titas, alam na alam po nila to. Totoo po, yung mga nagko-komento, hindi ko na sinasabi kasi magiging bias na naman ako, tapos sasabihin po nila, manahimik ka na lang, Mr. Destiny, hindi ka naman babae, paano mo nasasabi yung ganyan? Kaya nga po hindi ko na sinabi yung mga sinasabi po ng mga mamis. Ito na lang, common sense na lang po, mga Armin, mga main fanatics, pansinin nyo po ang balakang ni Mengay sa mga mamis dyan, sa mga tita, sa mga senior. Alam po ninyo yung kasagutan. Huwag na po kayong magbulag-bulagan. Huwag na po kayong umayon pa sa mga sinasabi ng iba. Alam ko dahil marami pong nagko-komento. At syempre, ang mga mamis, mga titas, mga senior lang po ang totoong po pwede magsabi kung may anak na nga po ba si Mengay o wala. Dahil po sa nakikita ng paglaki ng kanyang balakang, pag-iba ng hugis ng kanyang katawan. Although sabihin nyo, baka busog lang yan, may tumataba lang yan. Depende po sa pagtaba. Depende po sa paglaki ng ano. Di po ba? Well, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion. Pero ako, mga ka-Aldab, ha? May, kumbaga, may agam-agam po tayo. Ha? Ulitin ko lang, may kanya-kanya po tayong pananaw at opinion. Ako, si Mr. Destiny, nagbibigay lang po ng update, nagbibigay lang po ng balita. Kaya kung gusto nyo lang po ng mga latest at sariwang update, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga video pa na ilalabas pa po natin.